Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit gustong-gustong i-hire ng mga Chinese or ng mga employer dito sa Hong Kong ang mga Filipino? So meron naman silang choices, merong Indian, merong Sri Lankan, merong Indonesian and Filipino. Pero mostly and like 80% ng helper dito sa Hong Kong is Filipino. So, kapag nakita mo ang buong Tamar Park or yung Colon Park, ayan, or yung sa Central is puro Pilipino yung nandyan. Napaka-konti ng mga Indonesian. More on Pilipino talaga. So, napakaraming Pilipino dito sa Hong Kong. And bakit nga ba gustong-gusto nilang i-hire yung mga Pilipino? So, first is English. Natututo yung mga anak nila ng English. Kasi hindi naman nila common or hindi naman nila primary language yung English dito sa Hong Kong. And kapag naririnig or naano nila yung bata na marunong mag-English, na may sila. Kasi yung mga matatanda dito sa Hong Kong is hindi sila marunong mag-English. And kaya gustong-gusto nila na yung mga anak nila or mga apo nila is fluent sa English. Ayan. Kaya natututo lang yung mga bata na mag-English kapag yung helper nila is Filipino. Kasi hindi naman marunong mag-Cantonese ang mga Pinoy. Ayan, napaka-konti ng marunong mag-Cantonese and yun yung mga matatagal na dito sa Hong Kong. Especially yung mga alagang matatanda. Pero kapag mga bata yung mga alaga, kinukuha nila is Pilipino talaga. Yung amo ko, ang sabi niya sa akin, kaya niya ako kinuha kasi gusto niya yung bata is matutong mag-English. And siguro sa qualification ko na din na medyo fluent din ako siguro. Sa lima kami, ako siguro yung ng English magsalita and napakadali ko lang turuan. And the way sila magtanong sa akin ng interview is napipick up ko kaagad, hindi pa ulit-ulit na sorry ma'am, what's your question? Walang ganun. So dire-diretso lang flow. Alam mo yung napakaganda ng flow ng usapan namin and sa huli kasi ang bilis ko lang din sumagot sa mga answer niya, sa mga tanong nila hanggang sa huli wala nang maisip yung amo kong babae na itanong sa akin and tinanong niya ngayon yung asawa niya, yung lalaki kung may tanong pa daw. And yung lalaki, alam mo yung tanong lang sa akin, kung yung pera ko daw na sahod is saan ko daw ba, ano daw ba yung paggagamitan ko or ano ang gagawin ko. So ang sabi ko sa kanya, kasi akala ko nung una ang tanong niya is ilang taon ka pumirmi dito. Sabi ko, it's up to you sir kung hanggang kailan niyo ako gustong magserbisyo sa bahay niyo. Yun yung sabi ko. And then ang sabi niya ngayon sa akin is saan ko daw ba gagamitin yung pera ko na sahod. Sabi ko sa kanya 30,000 yung pera ng nasahod, so 10,000 is sa mama ko, yung 20,000 is saving ko. Yun yung sabi ko. Pero hindi yun totoo. Lahat ng pinapadala ko ngayon nasa mama ko na lahat natitira sa akin dito, napakaliit. Ayan. So, sa English, yung bata is hindi siya ganun ka-fluent nung bago ako dito. Minsan natutulala siya. May gusto siyang sabihin sa akin and hindi niya magawa. So, gaganun lang siya sa akin. Or ang gagawin niya, pupunta siya ngayon sa mama niya or sa papa niya. And then, sasabihin niya ngayon doon sa Chinese kung ano yung gusto niyang sabihin and ita-translate naman yun ngayon ng amo ko sa akin in English. Hanggang sa huli, sinasabi na ng amo kong lalaki na, you can talk to her. Sabi niya ganun, you can talk to her in English. Sabi niya ngayon sa bata. Ngayon, nahihirapan na sila kasi yung bata, minsan na lang mag-Chinese. More on English na magsalita. Kahit sila yung kausap ng bata, nag-i-English na yung bata ngayon. So, sabi nga ng bata sa akin, you know what, Jen? When I was 4.5, I was not good at English. When you come here, and then I was already very good at English. Now, I was brilliant now, Jen. Sabi niya ganun sa akin. And yung accent niya, hindi katulad ng Chinese accent. Yung accent niya is, ka-accent ko na. Yung mag-pronounce ng English is napaka-clear. Yung parang syllable-syllable is napopronounce. Ganun na siya ngayon magsalita yung bata. Hindi katulad ng English ng Chinese na parang nilalamon. Yung parang yung dila nila, nakaganun. Siya hindi. Napaka-tigda. Kung sa Ilonggo pa, tigda. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa Tagalog. Alam mo yon, hindi ko ma-explain. So, ganun na ngayon yung bata mag-English. And halos lahat ngayon alam niya na. Kapag nagsabi siya ngayon, what is expired? Kasi sabi ko sa kanya, Emma, you're going to eat this candy before it's expired. Sabi kong ganun. Kasi sabi niya, Jen,
this candy, January, February ngayon, this candy, I want to eat this when it's my birthday. And then, your birthday is in June. This one is going to be expired soon. Sabi ko ganun sa kanya. What is expire, Jen? So, nagiging dictionary na ako dito. Sinasabi ko sa kanya, expire, it means if there's a label that there's a date that consume this before like this date end and you need to eat that before that day. Sabi ko ganun sa kanya. Example, my bread there in the kitchen, it's expired today, so I'm going to show you. And then, pinakita ko sa kanya yung expiration date ng tinapay ko. And ngayong araw, ma-expire. And natawa siya, sabi niya ganun sa akin, why you still eat this? It's expired now. Sabi kong ganun sa kanya, yeah, that's why I told you, you need to eat your candy before it's expired. Because my bread now, I'm going to eat it later, faster, because it's going to expire soon. Sabi kong ganun sa kanya. So ngayon, na alam mo yung paunti-unti, yung mga English, nalalaman niya na, ayan. So yun yung pinaka-primary kung bakit gustong-gusto i-hire ng mga Pilipino, ng mga Chinese employer, ang mga Pilipino. Second is napaka-pulido natin gumawa. Yung gawain natin is napaka, without them looking around, napakaganda ng gawa natin, malinis, hindi tayo dugyot. Ako, especially pag gumagawa ako ng bagay, sinisiguro ko na hindi ako babalik para ayusin yan. Kaya yung amo ko walang pinapa-back job, tawag dyan, di ba, back job? Walang pinapabalik sa akin na trabaho ganito, punasan mo ulit, linisin mo ulit, wala nang ganun-ganun kasi nakita niya, pag dinaanan niya ng kamay ko, hindi ko titigilan yan hanggat hindi yan ganun kalinis. So, ganun yung mga Pilipino dito. And tayo, flexible tayo kumilos, mabilis tayo kumilos. And sa English talaga, dun talaga sila natutuwa sa atin. And yung English natin, especially yung mga ex, yung mga matatagal na dito sa Hong Kong, ang bibilis na nila mag-English. And na, alam mo talaga na Pilipino sila. Ayan. And yung mga alaga nila is napaka-fluent na din. Especially yung ugali ng alaga nila is nagiging malinis. Yung bata, yan din yung pinakagusto ng amo ko sa akin is malinis ako. Yung bata is nagtututbrush siya and nung ako na nagtutbrush siya kanya kasi yun yung ginagawa parate nila mag yung nanay parate nagpapatutbrush siya bata. Pero nung time na yun is busy yung nanay, may binabasa and then yung tatay is tinatamad nandun lang sa may kwarto and katabi sa may higaan and magkatabi lang yung higaan and yung CR nila. So ako yung nagpatutbrush ngayon sa bata. Tapos sabi ko sa kanya, your tongue, sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, why? I'm going to brush it. It's dirty, Emma. Sabi ko ganun sa kanya. And then sabi niya, hindi yan, binabrush ng mama ko. Sabi ko, may salamin dun sa gilid. Look, just let your tongue out. Sabi ko ganun. Sabi ko ganun. And then pinakita niya, see, there's a lot of white in your tongue. Look at my tongue. It's so clean. Don't have anything like that. Sabi ko ganun sa kanya. And then pinakita ko ngayon yung dila ko. Sabi ko, And malinis yung dila ko, guys, kasi binabrush ko yan always. Talagang kada toothbrush ko, dila ko, kasama yan sa binabrush ko. And nung nakita niya yung dila ko, sobrang pink kasi nga binabrush ko. Ayun, ini-spread niya na ngayon yung dila niya, pinapabrush niya na yan sa akin. And kahit sa mama niya, pinapabrush niya na yung dila niya. And yun nga, natutuwa sila kasi sabi ko, kasi kumakain ka and then yung pagkain is nasa dila mo din sumasayad. So, it means kailangan mo din yung i-brush, sabi ko ganun sa kanya. Isa din yung sa nagustuhan ng amo ko, yung pagiging malinis. Kasi yung ibang lahi, especially pag Indian yan, mabaho yung kilikili. Ayun yung ayaw nila. And kasi yung mga amo ko walang amoy to. Kahit hindi sila nagpe-perfume paglabas ng bahay, at least wala silang amoy. And ayaw din nila ng ganyan. Yung Sri Lankan, yung Indian, may amoy kasi sila, yung mga katulong. In bara-bara lang talaga yung gumawa. Yung alam mo, yung ginaganon-ganon lang yung towel, tak-tak-tak. Basta pag natanggal yung alikabok, okay na yan. Sa akin kasi, linis ako ng kwarto, tinatanggal ko lahat, yung unan, kumo, tanggal yan lahat and tinitingnan ko yung cover ng bed kasi minsan may mga bulbul dyan na naiwan. So, pinagtatanggal ko yung mga bulbul dyan na naiwan. So, yan yung gusto ng amo ko sa akin kasi pinupulido ko talaga lahat ng bagay. Nakikita niya yan na baklasin ko yan lahat ng nasa higaan, lahat-lahat, and tanggalin ko lahat ng alikabok dyan bago ko ibalik uli yung mga ganung bagay. So, siguro, yun din yung natutuwa yung amo ko sa akin kasi sa trabaho ko. And sa pagluluto, guys, ni minsan hindi nila ako nakitaan na merong buhok or ano yung pagkain. Doon lang talaga sa may uod yung sabaw ng bata. Pero dalawang beses na yan nangyari.
parang ginaguide din ako ni God na every time na mangyari yan, ako yung magbubuhos ng sabaw ng bata doon sa tasa niya. Kaya hindi nakikita ng amo kong babae na may lumulutang na uo doon sa sabaw. Unang beses, inano ko na yan eh. Kinuha ko na, natakot na ako. So, tinanggal ko na. Pangalawang beses, bakit meron ulit? Chine-check ko na kada serve ko kung merong uod na nasasama. And hindi ko nakita na may uod. Pero nung ibubuhos ko na ngayon yung sabaw sa tasa, nakita ko na yung uod lumulutang. So, thankful na lang ako kasi ako parati. Pero the rest, guys, is wala silang comment about sa pagkain. Malinis yan. Yung gulay, limang beses ko yan hugasan bago ko ilunod. Ayan. Yung bigas is 12 times ko yan hugasan bago ko i-shoot sa rice cooker. Yung malinaw na talaga na mukhang tubig na talaga yung ano, wala nang mukhang ano, malabnaw doon sa bigas. Ayan. So, ganun ko siya kapulido lutuin and niminsan hindi nila ako nakitaan ng dugyot. Ayaw na ayaw nila nung merong dumi sa pagkain and thankful ako kasi every time wala silang nakikitang may buhok dyan or ganyan, walang ganyan sa pagkain. And parati ko talaga tinatidy up yung katawan ko, especially yung buhok ko, nakatali yan lahat ganyan kapag nagtatrabaho ako. Yun kasi yung pinaka ano nila. Kasi kapag guys, yung ibang mga amo, lalo pagka selosa sila, ayaw na ayaw nila nang nagre-reband yung katulong nila. Kaya kayo, tanungin nyo muna yung amo nyo kung allowed ba na mag-reband kayo, kung gusto nyo magpa-reband, magpa-straight ng buhok. Kasi yung iba, tiniterminate lang dahil nagpa-reband sila. Totoo yan. Yung kaibigan ng kaibigan ko na terminate dahil lang sa nagpa-reband siya. And pag-uwi niya, nakita ng amo na gano'n na yung mukha niya. And bata pa kasi siya, 27, 28, kaedad ko lang. So, tinerminate siya ngayon dahil lang dun. So, ayun lang guys. And ano pa ba? Gusto ng mga amo, kasi maano din tayo sa katawan, malinis, hygienic, ayan, char. Ayaw-ayaw nila ng dirty-dirty, ayan. And yung mga ibang katulong dito is umaga, gabi sila naliligo. Ako, kada gabi lang talaga ako naliligo. Yung isa namang katulong, sinabihan siya ng amo niya, "You're so dirty." Pinoy yan, Pinay. Kasi nga daw, umaga siya naliligo and gabi hindi na siya naliligo. So, sinabihan siya ngayon ng amo niya, "You're so dirty." Kasi nga, kasi buong araw kang pawis na pawis, kakakudkud, kuskus, and then sa gabi hindi ka maliligo. Ayaw nila yan. Kaya kayo, yung mga first timer dyan, sundin nyo kung ano yung gusto ng amo nyo. Pwede maligo kayo sa gabi. Or ako kasi, kapag lumabas ako ng bahay, halimbawa, buong araw ako nandito and alas 5 ng hapon or alas 4 pinalabas ako ngayon ng bahay para kukunin yung ganto para isunduin yung bata. Pag uwi ko, automatic ligo agad ako. Ganun yan. Bawal akong umupo or kung ano-ano, bawal akong umupo. Basta hindi ako nakaligo. Kaya kailangan pagdating ko, parang diring-diri din ako sa sarili ko kasi galing akong labas, ang dirty-dirty ko, char. And then pagdating ko, diretso agad ako niyan CR, ligo agad ako kaagad. So ganun. And niminsan hindi pa naman ako naamoy ng amo ko na mabaho yung hininga ko. Kahit bagong gising ako and hindi pa ako nakapag-toothbrush, hindi yan mabaho yung hininga ko. Thankful ako dahil dyan. Ayan. Kasi, isa din sa common na nagpapabaho ng hininga ng tao is yung nalilipasan ng gutom. And then, sa ngipin, ako, buo pa naman yung ngipin ko and meron lang siyang sira. Gusto ko ngang ipapasta pero ang mahal ng pasta dito sa Hong Kong. Kaya antay ko munang umuwi bago ko napagawa itong ngipin ko. So, ayun lang guys. Kaya, good luck na lang. And yun, gusto nila yung Pilipino. Especially, napakadali natin utusan. Yung ang dali natin pumake up. And yung mga Indo kasi, isa lang yung lingwahe na alam nila. Yun lang yung Chinese. And ayaw kasi lalo pag may bata na alaga, gusto talaga nila Pilipino kasi English. And naiinggit ngayon sa akin yung Indo kasi ang dali-dali lang ng trabaho ko. Hindi ko na kailangan, kapag nasa akin ng bata, hindi ko kailangan magtrabaho. Siya talaga kasi puro matatanda yung kasama niya sa bahay, dalawa lang. Buong bahay pinapakusko sa kanya, kisame, likod, lahat-lahat. Pinapagapas pa siya ng mga kakawayan doon sa garden. Sa garden nila, pinapaano sa kanya. So, lahat yun ginagawa niya. And sabi niya, umiiyak nga daw siya sa gabi dahil sa pagod. Sabi ko, hindi ko naranasan yan. Sabi niya, kasi may bata kang alaga. Ganyan din ako dati sa dati kong employer. Kaso nga lang, umuwi ako kasi kala ko mag-for good na ako. Ngayon, nakakuha na sila ng Pilipino na katulong. Hindi na nila binitawan yung Pilipino na katulong. Kaya ako, nagtitiis ngayon dito sa matanda. And sa mga Indonesia na mga helper, bawal sila mag-break ng contract as long as
yung amo yung mag-break sa kanila. Kaya wala silang choice pag tiisan talaga nila yung 2 years. Hindi katulad natin na may choice tayo kung mag-break tayo or hindi. Ayan. So, ayan lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.